Ito yung ika-14 sa buwan ng Pebrero, taon-taon ay marami sa ating mga kababayan at magiging sa ibang bansa o panig ng mundo ay nagsasagawa ng kung tawagin ay Araw ng Mga Puso or Valentine's Day. Kaya marami sa atin ay nag-aalay ng mga bulaklak na halos lahat ay pulang rosas, greeting card, tsokolate at iba pang mga uri ng mga regalo sa mga mahal nila sa buhay, lalo na sa kanilang asawa o kasintahan. Ang tradisyon ito ay mabasa natin ito sa banal na aklat o ang Biblia. Maski ang mga manunulat kasaysayan ay nalito na rin at hindi nakakasundo kung paano ito naimbento. Kanino nanggaling ang salitang Valentine at sino ang nag-imbento nito? At saan at sino ang nag-umpisa ng pagbibigay ng mga bulaklak, card at mga regalo? Tara, samahan niyo ako at ating saliksikin ang nakatagong lihim at alamat ng Valentine's Day or Araw ng Mga Puso sa wikang Tagalog. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe, like, and share po ang muna ang ating YouTube channel na si Forbes TV Official 2.0. Pakihit mo rin po ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na aking ina-upload tulad nito. Ang Araw ng Mga Puso na tinatawag ding St. Valentine's Day o ang Feast of St. Valentine ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing Pebrero 14. Nagmula ito bilang isang araw ng kapistahan ng mga pagano na nagpaparangal sa isang martir na nangangalang Valentine at sa pamamagitan ng mga tradisyon katutubong inalaunan. Ding isang pandaigdigang tradisyon at komersyal na pagdiriwang ng pagmamahalang pag-ibigan sa maraming rehiyon ng mundo. Mayroon isang bilang na kwentong pagiging martir na naugnay sa batibang mga Saint Valentine mitado sa Pebrero 14. Kabilang ang isang salaysay ng pagkabilanggo ni Saint Valentine ng Roma para sa paglilingkod sa mga Kristiyanong inuusig sa ilalim ng Imperyo ng Roma noong ikatlong siglo. Itinala ng ikawalong siglo Gelasian sa komentary ang pagdiriwang ng pista ng Santo Valentine noong Pebrero 14. Ang araw ay naging naugnay sa romantikong pag-ibig noong ika-14 at ika-15 na siglo nang umunlad ang mga idea tungkol sa magalang na pag-ibig tila sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga labo. Nang unang bahagi ng taksibong noong ikawalong siglong Inglaterra, naging isang okasyon para sa mga mag-asawa na pinahayag ang kani-kanilang pagmamahal sa isa sa pamagitan ng paghahandog ng mga bulaklak, pag-aalok ng confectionery at pagpapadala ng mga greetings card kasama ang mga simbolo ng Araw ng Mga Puso na ginagamit ngayon ang hugis puso na balangkas. Mga kalapate at mga figura ng mga patak na kubido noong ika-19 na siglo, ang mga card na gawa sa kamay ay nagbibigay daan sa paggawa ng maramihan ng pagbati sa Italy. Ang mga susi ng St. Valentine ay binibigay sa mga nagkasintahan bilang isang romantikong simbolo at isang imbitasyon upang i-unlock ang puso ng bibigay. Ngayon din sa mga bata upang iwasan ang epilepsy, ang tinatawag na St. Valentine's Malady. Ang St. Valentine's Day ay hindi isang pampublikong holiday sa anumang bansa. Bagamat ito ay isang opisyal na araw ng kapistahan sa Anglican Communion at ang Lutheran Church, ipinagdiriwang din maraming bahagi ng Eastern Orthodox Church ang St. Valentine's Day noong Hulyo 6 bilang parangal na Roman Presbyter na si St. Valentine at noong Hulyo 30 bilang parangal kay Hero Martyr Valentine. Ang obispo ng Interama o sa modernong panahon ay Terni. Ayon sa kasaysayan, maraming mga sinaunang Kristiyanong martir ang pinangalan ng Valentine. Ang mga Valentines na pinarangalan noong Pebrero 14 ay ang Valentines of Rome, Valentinus Presbyterian Martyr Rome, at Valentine of Terni, Valentinus Interamensis M. Rome. Si Valentine ng Roma ay isang pare sa Roma na naging martir noong taong 269 at umilibin sa Maya Plamanya. Ang mga labi ng St. Valentine's ay tinago sa simbahan at catacombs ng St. Valentino sa Roma na natiling isang mahalagang lugar ng pilgrim sa buong Middle Ages hanggang ang mga labi ni St. Valentine ay inilipat sa simbahan ng Santa Parasid sa panahon ng pontificate ni Nicholas IV. Ang bungo na may koronang bulaklak ng St. Valentine ay pinakita sa Basilica ng Santa Maria sa Cosmedin, Roma. Ang iba pang mga relic ay matagpuan sa Whitehall Street, Carmelite Church sa
Magellan. Si Valentine of Terni ay naging obispo ng Pintirama. Ngayon ay Terni sa gitnang Italia at sinasabing naging martir noong pinangon ng pag-uusig sa ilalim ng Impero Aurelian noong taong 273. Siya ay nilibing sa Baya, Lamanya, ngunit sa ibang lokasyon mula sa Valentine ng Roma ang kanyang mga labi ay nasa Basilica of St. Valentine sa Terni, Basilica di San Valentino kung tawagin. Sinabi ni Professor Jacqueline Coro ng Universidad ng Kansas na ang mga abstract ng mga gawang ng dalawang santo ay nasa halos lahat ng simbahan at monasteryo ng Europa ng Roman Chisel at pinarangalan. Ayon sa Catholic Encyclopedia ay sinasabi na tungkol sa isang ikatlong santo na nangangalang Valentine ay binanggit sa mga unang martir sa ilalim ng peksa ng Pebrero 14. Siya ay naging martir sa Africa. Ngunit paglipas ng panahon ay wala nang nalalaman tungkol sa kanya. Ang Pebrero 14 ay pinagdiriwang bilang araw ng mga puso sa iba't iba ng imunisasyon kristyano. Ito ay halimbawa ang ranggo ng commemoration sa kalendaryo ng mga santo sa Anglican Communion. Ang araw ng kapisahan ng St. Valentine ay binibigay sa kalendaryo ng mga santo ng Lutheran Church mula sa 1969 na revisyon ng Roman Catholic Calendar. Since ang araw ng kapistahan ng St. Valentine noong Pebrero 14 ay inilipat mula sa General Roman Calendar sa particular local man o pambansa na ang mga kalendaryo para sa mga kasunod na kadahilan, kahit na ang alaala ng St. Valentine ay sinaunang panahon, ito ay iniwan ng mga particular na kalendaryo dahil bukod sa kanyang pangalan walang nalaman tungkol sa St. Valentine maliban na siya ay inilibing sa Baya, Lamanya noong Pebrero 14. Sa makatunod, habang siya ay nanatili sa loob ng Roman Martyrology, siya ay maaring dilalanin bilang opsyonal na panahon ng misa sa labas ng Christmas time at Easter time. Ang araw ng kapistahan ay pinagdiriwang pa rin sa Balsam o Malta kung saan ang mga relihiyan ng santo ay sinasabing latagwaan at ngayon din sa buong mundo ng mga tradisyonalistang katoliko na sumusunod sa mas lumang kalendaryo bago ang pangalawang Vatican Council. Sa Eastern Orthodox Church, ang St. Valentine ay kinikilala tuwing Hulyo 6 kung saan si St. Valentine ang Roman Presbyter ay pinarangalan bilang karagdagan. Ang Eastern Orthodox Church naman ay nagdaraos ng kapisahan ni Hiero Martyr Valentine, ang obispo ng Intirama noong Hulyo 30. Mula sa mga basa sa alamat kasaysayan na ayon sa isinulat ni G.C. Cooper sa aklat ng The Dictionary of Christianity na si St. Valentine ay isang pari ng Roma na nakatulong dahil sa pagtulong sa mga inuusig na Kristiyano. Ang mga kontemporaryong record ng St. Valentine ay malamang nawawasak noong Diocletian ni persecution na ito noong unang bahagi ng ika-apat na siglo. Noong ika-lima o anim na siglo, isang akda ang tinatawag na Passion Mariae ang naglalathala ng isang kwento ng pagkamartir para kay St. Valentine ng Roma. Marahil sa pamamagitan ng pagdiram ng mga pagpapahirap na nangyari sa ibang mga santo gaya ng makasangayang panitikan noong panahon iyon. Ang parehong mga kaganapan ay matagpuan sa big martyrology na pinagsama-sama noong ikawalong siglo. Nakasaad dito na si St. Valentine ay inuusig bilang isang Kristiyano na kasalukuyang Roman Emperor noon si Claudius II. Dagdag pa niya sa kanyang akda, si Claudius ay mga kay Valentine na nakipag-usap sa kanya ng personal at tinangkasyang pagbalik loob sa paganismong Romano upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Valentine na sinubukan i-convert si Claudius sa Kristyanismo. Dahil dito, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitay. Ayon sa kanya, inuulat na gumawa ng isang himala sa pamamagitan ng pagpapagaling kay Julia, ang bulag na anak na kanyang tagabantay sa bilangguan na si Asterios. Kaya ang anak na babae na Asterios at ang kanyang 46 na membro ng sambahayan, mga membro ng pamilya at mga alipin ay naniwala kay Jesus at nabautismuhan. Nang maglaon, ay nulat ni Facio ang alamat at inandag na si Pope Julius I ay nagtayo ng isang simbahan sa ibabaw ng kanyang sepulcro. Ito ay isang kalituhan sa isang tribune noong ika-apat na siglo na tinatawag na Valentino, na ang abunoy ng lupa upang itayo ang isang simbahan noong panahon si Julius ay isang papa. Ang alamat ay ikinuha bilang katotohanan ng mga huling martyr simula sa martyrologiya ni Bede noong ikawalong siglo. Naunod ito noong ika-13 siglo sa The Golden Legend.
buong karagdagan pagpapaganda sa The Golden Legend na ayon kay Henry Ansgar Keeley ay idinagdag noong ika-18 siglo at malawak na inulit sa gabi bago ipapatay si Valentine. Siya mismo ang dapat na sumulat ng unang Valentine card na naka-address sa anak ng kanyang bantay sa bilangguan na si Asterios na hindi nabulag na sa pagpirma bilang Your Valentine. Ang mga panatiling mula sa iyong Valentine ay kalaunan ay pinagtibay ng mga modernong titik ng mga puso. Ang alamat na ito ay naipublish ng parehong American Greetings at The History Channel. Si St. Valentine of Terni at ang kanyang mga alagad ayon kay John Foxy, isang English historian noong ika-16 na siglo at ang Order of Carmelites ay nagsasaad na si St. Valentine ay inilibing sa Church of St. Praxedes sa Roma na matagpuan malapit sa simenteryo ng St. Hippolytus. Sinabi ng utos na ito na ayon sa alamat, si Julia mismo ang nagtanim ng isang puno ng almendras na may kulay rosas na bulaklak malapit sa kanyang libingan. Ngayon, ang puno ng almendras ay natiling simbolo ng matibay na pag-ibig at pagkakaibigan. Ang isa sa papapaganda ay napapahiwatig na si St. Valentine ay nagsasagawa ng mga lihim na kasalang Kristiyano para sa mga sundalong pinagbabawal ng magpakasal. Pinagbabawal umano ito ng emperador ng Roma na si Claudius II upang lumaki ang kanyang hukbo. Sa paniniwalang ang mga lalaking may asawa ay hindi gumawa ng mabubuting gawain bilang sundalo. Gayunpaman, sinalungat naman ito ng isang nangungulat kasaysayan na si George Nungier na ang pagbabawal sa kasal na ito ay hindi kailanman inilabas at sinabi ni Emperor Claudius II na kanyang mga sundalo na kumuha ng 2 o 3 babae para sa kanilang sarili pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa mga Goth. Ayon sa alamat, upang palalahanan ang mga taong ito ng kanilang mga panata sa pag-ibig sa Diyos, sinasabing pinutol ni St. Valentine ang mga puso mula sa Pergamino na ibinigay sa mga sundalong ito ang pinag-uusig na Kristiyano. Isang posibleng pinagmulan ng malawakang paggamit ng mga puso kaya naimbento ang tradisyon na Araw ng Mga Puso. Si St. Valentine Romano ay nagsuot ng lila na amitis na singsing na karaniwang isinusuot sa mga kamay ng mga Kristiyanong obispo na may larawan ng cupid na nakaukit dito, isang pakikilalang simbolo na naugnay sa pag-ibig na legal sa ilalim ng Roman Empire. Makikilala ng mga sundalong Romano ang singsing at nalingin sa kanya na isagawa ang kasal para sa kanila. Sa St. Valentine, ang amitis ay naging birthstone sa buwan ng Pebrero na inakalang makaakit ng pag-ibig. Habang ang mga katumbong tradisyon ng Europa na konektado sa St. Valentine at St. Valentine's Day ay naging marginalized ng mga modernong kaugalian na nag-uugnay sa araw na may romantikong pag-ibig, mayroon pa rin ilang koneksyon sa pagdating ng Tag Sibol. Habang ang kaugalian ng pagpapadala ng mga card, bulaklak, tsokolate at iba pang mga regalo ay namula sa UK, ang Araw ng Mga Puso ay nanatiling konektado sa iba't ibang mga kaugalian sa reunion sa England. Sa Norfolk, isang karakter na tinatawag ni Jack Valentine ang kumakatok sa likuran ng pinto ng mga bahay na nag-iiwan ng mga tataminis at regalo para sa mga bata. Bagaman siya ay nag-iiwan ng mga pagkain, maraming mga bata ang natakot sa misteryosong taong ito. Sa Slovenia, si St. Valentine, si Draco, isa sa mga santo ng Tagsibol, ang santo ng mabuting kalusugan, ang patron ng mga beekeepers at mga peregrino. Sinasabi ng isang salawikain na St. Valentine leans the case of roots. Nagsisimulang tumubo ang mga halaman at bulaklak sa araw na ito. Ito ay pinagdiriwan bilang ang araw kung kailan magsimula ang unang gawain sa mga ubasan at mga bukid. Sinasabi rin ng mga ibon ay nagpupropose sa isa't isa o nagpapakasal sa araw na iyon. Sa pang salawikain ay nagsasabing Valentin, Kirby Smoladin o Valentin, ang unang spring saint tulad ng mga ilang mga lugar, lalo na ang Wicarnola. Ang St. Valentine ay nagmamarka ng simula ng Tagsibol. Kamakailan lamang ay ipinagdiriwang Araw ng Mga Puso bilang Araw ng Mga Pag-ibig. Ang Araw ng Pag-ibig ay tradisyonal ng Marso 12, Araw ni St. Gregory, o Pebrero 22, Araw ni St. Vincent. Ang patron ng pag-ibig ay si
St. Antonina araw ay pinagdiriwang noong Hunyo 13. Ang pista kung sa Latin ay In Natali. Kakarawan ni St. Valentine's ay nagmula sa sangka kristyanuhan at inarkahan ng kanlurang simbahang katolika ng sangka kristyanuhan bilang parangalan sa isa sa mga kristyanong martir na pinangalanan Valentine, gaya ng nakatala sa ikawalong siglong gilasyang sakramentary. Sa sinaunang Roma, ang Lupercalia ay ginanap noong Pebrero 13 hanggang 15 sa ngalan ni Pan at Juno, mga paganang Diyos ng pag-ibig, mayabong kasal. Noong ika-14 na siglo, ang mga 700 taon pagkatapos ng pagdiriwang ng Lupercalia ay pinaniwalaan tumigil na. Ang Lupercalia ay isang pagdiriwang na lokal sa lungsod ng Roma, ang mas pangkalahatang festival ng Juno Feb Roa, na nangangahulugang Juno ang tagapaglinis o ang malinis na Juno ay ipinagdiriwang noong Pebrero 13 hanggang 14. Bagaman, ang artikulo ni Pope Gelasius IV sa Catholic Encyclopedia ay nagsabi na inalis na niya ang Lupercalia. Isinulat ng teologo at metodista na ministro na si Bruce Purvis na walang ebidensya ang ipinakita na nag-uugnay sa araw ng mga puso at sa mga ritual na sinauna ang pagdiriwa ng paglilinis ng mga Romano. Ang Lupercalia, sa kabila ng mga pag-angpin ng maraming maiakda sa mga tala, si Alban Butler sa kanyang The Lives of the Fathers, Martyrs and Others Principal Saint ay nag-claim ng walang patunay na ang mga lalaki at babae sa Lupercalia ay gumuhit ng mga pangalan mula sa isang garapon upang gumawa ng mga mag-asawa, na ang modernong mga titik ng Valentine ang nagmula sa kaugaliang ito. Sa katotohanan, ang kasanayan ito ay nagmula sa Middle East na walang link sa Lupercalia, kung saan ang mga lalaki ay gumuhit ng mga pangalan ng mga batang babae ng random upang mag-asawa sa kanila. Ang kaugaliang ito ay nilabanan ng mga pare limbaw ni Francis de Sales noong mga taong 1600. Tila pinalitan ito ng isang relosong kaugaliang ng mga batang babae na kumukuha ng mga pangalan ng mga apostol mula sa altar. Gayunpaman, ang relosong kaugaliang ito ay naitala noong ika-13 siglo sa buhay ni Saint Elizabeth ng Hungary, kaya maaari itong pagkaroon ng iba ang pinagmulan, dagdag pa ni Alban Butler. Noong 1797, isang British publisher naman ang nag-issue ng The Young Man's Valentine Writer, na ang galaman ng maraming inungkahing sentimental ng mga talugtod para sa duwatan magkasintahan na hindi kayang gumawa ng sarili niya. Nagsimula na ang mga printer magmawa ng limitadong bilang ng mga card na may mga talugtod at skates, na ang Inglaterra na tinatawag na Mechanical Valentines. Ang paper valentines ay naging napaka-popular sa Inglaterra noong unang bahagi ng 19 na siglo, na ang mga ito ay pinagsama-sama sa mga pabrika. Ang mga magarbong valentines ay ginawa gamit ang tunay na puntas at mga ribbon na may papel na puntas na pinakilala noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Noong 1835, 60,000 Valentine cards ang pinadala sa pamamagitan ng kuryo sa United Kingdom sa kabila ng pagiging mahal na selyo. Ang pagbababa sa mga postal rates, kasunod ng mga postal reform ni Rowland Hill na may 1,140 na pag-imbento ng selyo or penny black, ay makikita sa pagtaas ng bilang ng mga valentines na naipos na may 400,000 na pinadala isang taon lamang pagkatapos ng pagkapakilala nito. Nagudyok sa hindi ganong personal ang pagpapadala ng mga valentines, iyon ay naging posible sa unang pagkakataon na makipagpalitan ng mga card na hindi napapakilala, na kinuha bilang dahilan ng biglang paglitaw ng mga racing na talugtod, kung hindi man ay walang kabuluhang doktoryan. Tumaas ang produksyon ng Cupid Manufacturing bilang tawag ni Charles Dickens, na may mahigit 3,000 kababaihan na nagtatrabaho sa pangmanufaktura. Ang Lawrence Dunn Greetings Card Collection sa Manchester Metropolitan University ay nagpalaganap ng 450 Valentine's Day card mula panoong unang bahagi ng ika-19 na siglo sa Britain, na inilimbag sa mga pangunahing publisher noong araw na lumitaw ang koleksyon sa aklat ni Sidon na kung tawagin ay Victorian Valentines.
sa Estados Unidos ang unang mass-produced na Valentine ng embossed paper lace ay ginawa at ibinenta pagkaraan ng taong 1847 ni Esther Holland ng Worcester, Massachusetts. Ang kanyang ama ay nagpatakbo ng isang malaking tindahan ng libro at stationery, ngunit kinuha ni Holland ang kanyang inspirasyon mula sa isang English Valentine na natanggap niya mula sa isang business associate ng kanyang ama na intrigas idea ng paggawa ng katulad na Valentine. Simula ni Holland ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pag-import ng mga papel na puntas at mga dekorasyon bulaklak mula sa Inglaterra. Ayon naman sa isang manunulat na Graham's American Monthly, ang nagsabi na noong 1849 ang St. Valentine's Day ay nagiging o hindi naging isang pambansang holiday. Ang kasanayan sa Ingles, ang pagkapadala ng mga Valentine's card ay sapat na natag upang maitampok bilang isang plot device sa Elizabeth Gaskills at ng Mr. Harrison Confusions noong 1851. Mula noong ika-19 na siglo, ang mga handmade card ay nagbigay daan sa mass-produced greetings cards sa UK. Wala pang kalahati ng populasyon na gumagastos ng kanilang mga Valentines at humigit kumulang 1.9 billion euro ang ginastos noong 2015 sa mga card, bulaklak, tsokolate at iba pang mga regalo. Ang kalagitnaan ng ika-19 na siglo ng kalakalan sa araw ng mga puso ay isang hudyat ng karagdagang komersyalitadong mga pista official sa US. Sa hinong 1868, nilikha ng British Chocolate Company na Cadbury ang Fancy Boxes, isang pinalamutian na kahon ng mga tsokolate sa hugis ng puso para sa araw ng mga puso. Ang mga kahon ng mga punong tsokolate ay magbilis na inugnay sa holiday sa ikalawang kalahati ng ika-20 siglo. Ang kasanayan ng pagpapalitan ng mga card ay pinalawak sa lahat ng paraan ng mga regalo tulad ng pagbibigay ng mga alahas. Tinatansya ng US Greetings Card Associate na humigit kumulang 190 milyon mga Valentine ang ipinapadala bawat taon sa US. Kalahati ng mga Valentine na iyon ay binibigay sa mga membro ng pamilya maliban sa asawa, kadalasan sa mga bata. Kapag isinama ang mga Valentine exchange card na ginagawa sa mga aktibidad sa paralan, ang bilang ay umaabot sa 1 billion, at ang mga guro ang nagiging mga taong tumatanggap ng pinakamaraming Valentine's card. Ngayon, kasalukuyang henerasyon ay lalong tumataas pa ang gumagamit ng internet na lumilikha ng mga makabagong tradisyon. Kaya, bawat taon, milyong-milyong tao ang gumagamit ng mga digital na paraan ng paglikha at pagkapadala ng mga mensahe ng mga pagbati sa araw ng mga puso, gaya ng mga e-card, mga love coupon at mga napiprint na greeting card. Ang araw ng mga puso ay itinuturing ng ilan sa isang hallmark holiday dahil sa komersyalisasyon nito. Sa makabagong panahon, ang Lutheran Church at ang Anglican Church ay may bawat serbisyo sa St. Valentine's Day. Ang Feast of St. Valentine na kinabibilangan ng official renewal ng marriage vows. Noong 2016, ang Catholic Bishop of England at Wales ay nagtatag ng isang novena prayer upang suportahan ang mga single na naghahanap ng mapapangasawa ko ang St. Valentine's Day. Maliwanag po ang ating napakinggan ang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso or Valentine's Day ay mula sa mga paniniwalang pagano. Sa madaling sabi ay tradisyong inimbento ng tao, lalong-lalong na hindi ito mababasa sa alinmang mga talata ng banal na aklat o ang Biblia. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa muli, paalam!